Kitropa, I'm back! Yes, after so many years. Charot! Ang tagal ko na nung last upload ko ng video. Pero ayun, eto ulit ako, nag-video. And sorry guys, kung naririnig niyo yung electric fan kasi sobrang init na guys. Talaga guys. And ayun, so kung nababasa niyo sa title ng video ko, yes guys, gagawa ko ng DIY shirt. Gagawin ko lang in a creative way yung itsura ng aking shirt na nasira ni Mama, which is, hindi naman siya nasira as in a punti Mama or what. Nasira siya in a way na nalagyan ng Clorox si Mama. So, kumupas siya, guys. And sobrang favorite ko tong shirt na to. Tcharam! Yes, pwede niyo lang i-judge sa taste ko sa mga damit. Pero, nabili ko siya sa Ukay-Ukay and may mga arte-arte siyang ganyan. Na may arte rin ng ganito dito sa gilid and sa kabilang gilid ng manga. So, nung hinayang ako, well, ayun. So, naisip ko na lang kung gawin siya kung ano yung plano kong gawin dito. So, kung hindi niyo siya napanood sa channel ko, meaning, nag-fail siya. So, pero kung napanood niyo siya, pinapanood niyo siya ngayon, meaning, naging successful yung naisip kong gawin dito sa t-shirt ko. So, ayun. Pupunta lang tayo sa labas kasi hindi ko siya pwedeng gawin dito sa kwarto ko. Yes, guys. So, ayun. Doon ko na lang din ipapakita yung mga kailangan ko or mga gagamitin ko para ayusin to. So, ayun. Punta na tayo dun sa labas, guys. So, ayun, guys. Papakita ko sa inyo yung mga materials. Wow. Elementary ang pagka dito. Pero yun guys, yung mga kailangan ko dito sa DIY project ko. So first, syempre yung pinakita ko sa inyo kanina, t-shirt. Yun guys, yung t-shirt na hindi na masyadong ginagamit. Sorry kung bumubula ako kasi may tao dito. And the next na kailangan natin is ayaw ko magpakuha. Rubber bands guys. Tatlong rubber bands. And lastly, ang hindi sponsored. So, ayan guys. Yes. So, siguro may idea na kayo. And for sure naman nasa title ng video ko. Kung ano yung gagawin ko dito sa t-shirt na nasira ko. So, yun, papakita ko lang sa inyo guys. And medyo naka-audio na lang to. Hindi na ako masasalita kapag ginagawa ko yung video. Kasi, nahihili ako. Pero ayun lang. So, without further ado, let's hop into the video. Sobrang fail. Hindi yung nangyari sa peach t-shirt. Hindi yun sa nangyari sa t-shirt. Pero sobrang fail ng video na to. Nakaka-stress. Pero ayun guys, sabihin ko pa rin sa inyo yung step by step ng procedure kung paano ko nagawa yun. Well, first and yung second, na-videohan ko pa naman. So, yung first, kailangan nyo maglagay ng tubig sa palanggana. Yes, guys. And the second, kailangan nyong basain yung t-shirt. So, hindi nyo naman kailangan ibabad ng sobrang basa yung t-shirt. Basta mabasa lang yung t-shirt, goods na yun, guys. And yun, dun pa naman yung pinaka-importante or highlight ng video na to. Pero dahil hindi na-check ngayon, dahil na hindi pa lang nag-play yung video. So, ayun guys, hindi gawa lang ako ng project ko na hindi ko chine-check, na hindi pa lang nag-play yung video. Pero ayun, papakita ko na lang sa inyo sa in a different t-shirt. Pero hindi ko na siya gagawin. Hindi ko na gagawin sa t-shirt pero just imagine it na kunwari ito yung t-shirt na pinalita ko sa inyo kanina guys. So, ayun guys. For example, ito kunwari yung t-shirt na pinalita ko sa inyo. Imagine nyo na lang. And the next na gagawin nyo guys, yung parang ginagawa, ilalapat nyo siya sa something flat na area or even kahit sa mesa ko kasi ginawa yun guys. So, kukurot lang kayo sa gitna dito, then iikutin nyo siya guys. Hanggang sa maging ganito ang itsura niya. Ganito ang itsura niya guys. So, yung next na gagawin nyo guys, is dun nyo ilalagay yung mga rubber bands. Kung makita nyo na ganito ang itsura niya. Sorry, ang pangit niya. So, yan o. Yung pag-ganon, pag-ganyan, ganyan. So, until makita nyo yung ganyan itsura ng t-shirt. Sobrang bobo ko talaga, guys. Pero gusto ko i-share kasi
naging successful naman yung video or yung t-shirt na gusto kong mangyari doon sa t-shirt. Na-achieve naman niya. And then lastly, ang gagawin nyo guys is papatakan nyo lang alternate. Kasi di ba makikita nyo naman guys na parang bumuo siya ng, syempre ang pangat ng pagkagagawa. So bubuo siya ng parang pie. Yung parang ang pie, mukha siyang pie guys. So i-alternate lang siya. Kunyari dito kayo naglagay ng bleach. Next naman yung dito, lalaktawan niyo yung isa. And then the next, yung lalaktawan niyo yung isa. So, alternate lang. Then kapag nalagay niyo na yung side na to, babaligtad niyo lang ulit siya. And same lang, kung paano yung ginawa niyo sa kabila, ganun din. Alternate lang din ng pagpapatak ng bleach. So, ito siya guys. So, after niyo mapatakan, aanlawan niyo lang ulit siya sa tubig na pinagbabaran niyo kanina. Kung saan niyo siya binasa. Doon nyo na lang din yung unload din. After nun, sambayin nyo na guys. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung finished product. So, that's the end of my video guys. Make sure you like, comment, share this video, subscribe to my channel, hit the bell notification so you can be notified whenever I upload a new video, and follow me on my next vlog. See you in my next video guys! Bye-bye! Peace! I'm so fucking happy you're on.